po ito? Ay, Joel! Maglaro pero... Maingay, tama na. Maingay. Punta tulog pa si Lola Gelay, ha? Sige na, maglaro kayo sa labas pero maingay, ha? Ay, nako. Matikman nga ang sopas ko. Parang kulang, ah. Kailangan masarap to para hindi ako mapahiya kay Lola Gelay. Yan. With a little bit of magic. Ayan. Masarap na sopas. Bakit parang tumahimik? Lola, sign, uulan pag may gulog at kidlat. Tama, tama ka. Parang nang uulan eh. Bakit kaya ganun? Wala naman yata sa panahon. Teka muna, saan si Lola Gelay nyo, ha? Oh. Nandun po sa labas, Lola. Inaayos po yung cable ng TV. Eh, ayaw nga po niyang paawat eh. Kayang-kaya na raw po niya yun. Nagpapasikat po yata sa amin. Hindi ako si Gelay. Ako si Electric Woman. At least, malinaw na po yung TV. Uy, ikaw talaga. Naku. Eh, muntik-muntik ka na nang ang nadisgrasya yung Lola Gelay mo. Tapos yung TV na naman yung iniisip mo. Nagbibiro lang po, Lola. Pero nakakatakot po pala talagang matamaan ang kidlat? Oo nga, kuya. Kung ikaw kaya matamaan, sigurado, lechon ka. Ay! Ay, naku. Sigurado, makunat yung balat mo. Kasi, masungit ka. Sana naman, aasar ka naman. Pero ikaw, madaldal ka, kaya mukha kang kulog. Ayan na naman, naku, ayan na naman kayo, ha? Naku, nag-umpisa na naman kayo mag-away. Para naman kayong si kulog at si kidlat. Tao po ba dati ang kulog at kidlat? Ang mabuti pa, ang baol na lang ang magpakita sa inyo. Halina kayo. Ayan, sige. Nung unang panahon, isang babae ang nag-alay ng sayaw sa mga ulap upang bigyan siya ng anak. At dahil natuwa ang ulap sa sayaw ng babae, ay pinagkalooban siya ng ulap ng dalawang sanggol na kambal tuko. Ngunit ganun man ang kanilang kalagayan, dahil sila ay galing sa mga ulap, ay nagkaroon sila ng kakaibang kakayahan. At dahil sa kakaibang kakayahang ito, ay naging pinuno sila ng kanilang lahi at inalipin ang mga nasasakupan. Bilisan nyo naman na konti! Dalian nyo! Kailangan matapos kaagad ang paliguan ko! Anong paliguan mo? Teka lang, hinto!
Di ba, sabi ko sa inyo, dapat mauna ang pyramid ng imbakan ng pagkain ko! Atras! Hindi, maaari! Tumigil kayo! Ituloy nyo ang inuutos ko! Ituloy nyo ang paliguan ko! Hindi nga pwede matuloy ang paliguan mo dahil dapat mauna ang imbakan ng pagkain ko! Hindi ikaw ang masusunod! Ako masusunod! Hindi ikaw masusunod! Ako masusunod! Ka! Hindi! Subukan natin! Ito! Ang kwentang kapatid, Udlat! Ikaw rin, bakit pa kasi tayo pinagdikit habang buhay? Tuloy, lagi kang sagabal sa akin. Mahal na ulog at Udlat? Sino ang pangahas na pumasok dito? Ako po si Dado. Napagpaumanhin niyo na po ang aking kapangahasan. Kailangan ko lang po kayong makausap. Tungkol saan? Tungkol po sa aming mga taong bayan. Dapat mahalaga yan para istorbuhin mo kami sa pamamahinga namin. Tungkol lang po naman talaga ito sa aming mga taong bayan. Ano naman para sa inyo? Eh, kasi po, nahihirapan na po sila sa inyong mga pangaalipin. At natatakot na rin po sila sa inyo. Hinihiling po nila na kung maaari po sana'y bawasan naman po ang kanilang mga gawain. At sa kabilang dako'y dagdagan po ang rasyon ng kanilang pagkain. Bawasan. Ibang klase din kayo. Wala kayong ginawa kundi humingi at humiling. Hindi maaari. Tama si Udlat. Bukas, sabihin mo sa mga kasama mo na madadagdagan ang mga gawain nyo. Eh, pero po... Anong pero? Maaari ka na umalis. O baka gusto mo masaktan? Eh, hindi po. Hindi po. Opo. Alis! Opo! Aray! Ano ba? Sinabi ko ingat lang eh! Ikinalulungkot kong ibalita sa inyo na hindi ko napakiusapan ng magkapatid. Bagkus, dahil sa aking ginawa, lalo pa raw tayong pahihirapan. Sama-sama naman ang magkapatid na yun. Abusado! Oo nga po. Dapat sila po ang magsisilbi sa inyo bilang mga pinuno, no? Para po silang presidente doon sa panahon namin. Ano ang presidente? Yun po ang tawag sa namumuno doon po sa bayan namin. Ang dami-dami nyo. Ba't hindi kayo magtulong-tulong para labanan sila? Marami man kami ay hindi namin kayang pantayan ang kanilang kalupitan at kapangyarihan. Ang ibig mo sabihin, wala tayong gagawin. At ahayaan na lamang natin silang abihin tayo. Napakaiksi ng kaluluwa nyo. Pero ano ang ating magagawa po, Sog? Sige nga. Meron. Ako. Aharapin ko sila. Papantayan ko ng lakas ang kapangyarihan nila. Alang-alang sa aking anak, si Kaya. Ayokong lumaki at maging alipin siya ng kalupitan ni Ulog at Ulat. Kaya bukas, pagsikat ng araw, haharapin ko sila. Ulog! Udlat! Lumabas kayo riyan! Sagat na hanggang buto ang galit ko sa inyo! Lumabas kayo riyan! Harapin niyo ang galit ng isang alibin! Ah! Aga-aga! Ano kaya yan? Ano kailangan mo? Bakit ini-storbo mo kami? Mabuhay ng tahimik sa bayang ito! At makaligtas sa inyo pangapi! Matapang kong taong to, ah! Alam mo, bumalik ka na sa pinagtatrabahuan mo bago ka namin masaktan! Kung inaakala nyo matatakot ako sa inyo, nagkakamali kayo. Hindi ako pasasakot sa inyo, mga kautusan! Bakit? Kaya mo ba ang lakas namin? May kalakasan tong taong to, ah! Oo nga! Ah!
Nadagalan na ba ito yung dalawang pasaway na magkapatid? Huh? Talo na sila! Malayo na ang mga tao! Yay! Hindi na tayo! At hindi lalabanan ng mga hayop na yan! Ano mangyayari sa atin? Ayun! Nabuhay na lang pasaway ng mga kapatid! Nabuhay na lang! Pali ka na kayo sa inyong mga gawain! At magtrabaho na kayo! Dali na! Kayo! Ang mabagal niyo! Maka walang kwesta! Sinukulong na namin! Kayo na nga kung pinapalamon kayo pa ng away! At hindi tayo! Bukod sa nadagdagan ng ating mga gawain, nabawasan pa ng sobra-sobra ang rasyon ng ating mga pagkain. Ha? Naku, kawawa naman si Epoy. Nangangayayat. Okay lang yun. At least, nagda-diet. Wow! Nagda-diet ka ngayon, kuya? Magpapakit ka lang naman kay Gayan eh. Hindi. Kakaawa kasi si Pusog, kaya binigay ko na lang ang pagkain ko. Kawawa nga si Pusog eh. Pero kung hindi tayo gagawa ng paraan, isa't isa tayo matutulad sa kanya. Maaari tayong mamatay dahil sa hirap at gutom. Pero meron pa bang gustong lumaban sa dalawa? Lalo't pagkatapos na nangyari kanina. Eh bakit di na lang po kayo umanap ng isang taong maaaring makatalo sa kanila? Pagsamasamahin niyo po yung ari-arian yung natitira para po ipambayad sa kanya. Sa katunayan, ginawa na namin yon. At siya na lamang ang aming inihintay. Ano yan? Ano ba natin? Baka siya na to? Ano nga? Ano ba natin? Sana nga. Ito bang bayan ng Astika? Sino ka ba, ama? Ako si Sulo. At nakarating sa akin ang inyong panawagan. Ngayon, ikaw na nga ang aming inihintay. Ituro niyo sa akin kung saan nakatira ang kambaltoko. Kambaltoko! Kambaltoko! Lumabas kayo dyan! Sino yan? Isa na naman tayuan! Ako ang magpipigil sa inyong kalupitan! Kaliwa! Susunupit ko! Susunupit ko! Hindi na susunupit mo! Patay na! Walang hiya kang dayuan ka! Ngayon, patitikman mo ang galit ng kambal tuon at natawag mo! Natalo! Wala na si Milo. Nasunog siya! Wala nangyari kay Sulo! Kayo pala ang may kasalanan nito! Ayan ang tagapagligtas nyo! Apo! Ngayon, magsisimula ang parusa ninyo! Babawasan namin ang tubig na rason nyo! Kaya inumin nyo ang apoy ng tagapagligtas nyo! Thank you.
narinig, nagala, nakakasinda. Kapangyarihan ay mapuso, malupit sa mga tao. Walang awang mamuno, lahat ay ginugulo. Dapat kayong matuto, mawala ang tulad nyo. Kayan, ano ginagawa mo dito? Baka makita ka ni Ulog at Udlat. Mag-aalay ako sa amang ulap. Sa amang ulap? Para saan? Para kay tatay at para sa taong bayan. Masama si Ulog at Udlat. Dapat na silang umalis dito. Eh di ba ang ulap ang nagbigay ng buhay kay Ulog at Udlat? Kaya sa kanya ako humihingi ng tulong. Sa kanya sila galing, kaya siya rin ang pwedeng kumuha sa kanila ulit. Oo nga no. Mahal na ulap! Bawiin niyo na po si Ulog at Udlat. Salbahe po sila at sinaktan po nilang aking tatay at lagi niya po kaming pinapahirapan dito. Sana po tulungan niyo po kami. Halika na. Sige mo, narinig ka ng ulap? Hindi ko alam eh. Pero alam ko nakikita niya tayo at nakikita niya ang paghihirap natin. Sana naman maawa siya. Kuya, kawawa naman siya. Ay, wawa naman talaga. Ay, Joel, tignan niyo! May mumu! May mumu lang tayo dito, magsa tayo! Hindi naman mumu yan eh! Pero tugmastan niyo, umiiwas ako lang sa kanya. Oo nga! Ano? Kuya, malapit na siya! Hindi, mukha namang mabait! Aray, aray! Mukha mabait! Ulap? Pasok na naman. Anong karapatan mo na pumasok dito sa tirahan namin? Sino ka? Hindi kami tumatanggap ng pulubi dito! Hindi ka masasagot? Pinapainit mo ulo ko, ah! Lalayas ka ba?
o gusto mo masaktan? Ayun! Tama na! Ha! Sabi ko na ako! Ako nang bahala! Halika! Silipin natin sa taas! Baka nakasabit! Ha? Tara! Udlat! Dahan lang! Tinutulak mo ako eh! Baka ba naman tayo? Tinutulak, udlat! Tinutulak mo ako! Ha? Huwag kang manunulak! Aray, udlat! Huwag kang maninigo! Masakit! Masakit. Ay, ayun! Kulay puti na kumabalot sa atin! Ustad, ano to? Hindi ko alam! Ano gagawin natin, Ustad? Hindi ko alam! Sino may kagagawa nito? Ayun! Ikaw! Ibang klase ka, matanda ka! Gusto mo ba matikpan ang kapangyarihan namin? Ito sa'yo! Dito malam! Sasabayan kita! Tara! Isa pa! Matindi tong matandad to! Ano na! Ano yan? Ano ito? Wala paligid pa po! Mababasa tayo! Eh! Hindi naman tayo nangungulanan eh! Diba? Parang sila lang nangungulanan, no? Oo nga! Ginawalan! Oh! Nawala ulan! Nawala ulan! Oh. Ano naman ang nangyari? Kinuha na ni Amang Ulap si Ulog at Udlat. Kaya pala, pag umuulan, kumuhulog at kumukidlat. Kasi nagwawala sila. Nga, no? Yan ang napala nyo! Inaabuso nyo kasi ang kapangyarihan! Mayabang-mayabang. Nararamdaman niyo ba? Oh, kukunin na tayo ng ipo-ipo. Eh? Oo nga. Ay, kuya! Tamang-tama, magpaalam ka na kay Gayan. Ayan na. Ayan siya. Anong ginawa mo? Sa amin, ang turo ng tatay ko. Ang paghalik daw sa kamay, ay pagpapakita ng paggalang at pag-aangas sa isang babae. Oo nga pala. Kung sino man kayo, salamat sa inyo. Salamat din po. Wala na naman. Ay, Gayan, baka nagising na ang iyong ama. Mabuti pa tayo na. Salamat muli, ha? Salamat. Salamat din po. Tayo na. Sabi mo, Rickstor, nandito na yung ipo-ipo. Ano? Ay, ayan! Wala naman. Hindi nyo ba nararamdaman? Ayan o! Oh. Ayan na! Malakas natin yung ipo-ipo! Ayan! Nangyari sa akin. Para ako na si Ella Electrica. Ang himbing ng tulog ng mga apo ko. Anong liwanag yun? Baka nasusunog ang kwarto ni
Tasya! Naman rin eh. Basta, public entertainment and information. Pero meron din dapat working child's permit. Meron pa palang ganun? Eh saan? Sa Department of Labor and Employment. Bago sila mag-taping o mag-shooting. Bakit naman kaya ganun? Dahil gusto ng government natin na pangalagaan ang mga bata para hindi sila abusuin at apihin. Halika na, kuya. Magpakwento na tayo kay Lola. Tara!